Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapalad pong pagdating sa Manawag, sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ano nga bang mayroon sa pangalan? Alam niyo po, nung bata ako, nagkaroon po ako ng pen pal somewhere sa abroad. At talagang ang unang itinanong kung ano doon po ang nickname ko. At that time, wala pa po akong nickname. Noon lang ako sa aking pangalan, Jesse. Eh sapagkat kailangan magkaroon ng nickname, sapagkat tinanong ng pen pal, naghanap kami ng ate ko doon sa list of names na pwede. Dapat medyo malapit daw po doon sa pangalan ko. Ang nahanap po namin ay Jigs. Kung tatanungin niyo po kung bakit Jigs at anong relation niyo sa Jesse, wala lang po. Cute lang kasing pangalan. Yun lang po yun. Pero ano nga ba na meron sa pangalan? Sapagkat yun ang pinag-uusapan po sa araw na ito, sa ating Ebanghelyo. Sinasabi ng ating Panginoon that there is something about His name. As in my name. Tatlong aral po ang pwede nating matutunan sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Yung una po, Jesus removed the barrier between God and man. Paano po nangyari iyon? Before, every time the Jews would come across the name of God in the scriptures, they would never say it out of respect. Instead, they would say Adonai or Elohim. Hindi nila masabi ang pangalan ng Diyos sapagkat natatakot silang sabihin ang pangalan ng Diyos out of respect. But in this case, Jesus is telling us to call in His name. To ask in His name. Humingi ka sa pangalan ko. In other words, talagang tinanggal ng ating Panginoon yung barrier between God and man. Because respect here, to respect God's name, is about believing in Jesus' name. Uulitin ko po. Yung respeto ay hindi sapagkat hindi natin mabigkas yung pangalan niya, bagkus sapagkat naniniwala at nagtitiwala tayo sa pangalan ni Kristo. So when we respect the name of Jesus and believe in His name, yun po yun. That's number one. The second is that Jesus is telling us that His name is powerful. Ang pangalan ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Kaya nga sinasabi niya, as in my name, ask and you will receive so that your joy may be complete. Hingiin niyo ang anumang bagay sa pangalan ko at ibibigay ito sa inyo. Sa madaling sabi mga kapatid, kapag malaki ang pagtitiwala natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, anuman ang pwede nating hingiin, sa laking tiwalang iyon ay pwedeng ibigay ng ating Panginoon. Hindi po ito ordinaryong pangalan. The name of our Lord is not an ordinary name. Sabi nga ni San Pablo, it is a name that is above every other name. So Jesus' name is powerful. Pakiulit po, Jesus' name is powerful. Kaya nga, as in my name, sabi ng ating Panginoon. At yung pangatlo, mga kapatid, ito yung isang bagay na kailangan natin matutunan about the name of Jesus. That the name of Jesus must invoke joy in us. Uulitin ko po, ng pangalan ng ating Panginoon ay dapat nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Bakit? Sapagkat yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya, when we ask in His name, we shall receive it so that our joy may be complete. Kaya nga po, wala pong tumatawag sa ating Panginoon na malungkot. Hindi pwedeng sabihin natin na, Lord, naniniwala ako sa pangalan mo, pero may tampo ako sa iyo. Lord, tumatawag ako sa pangalan mo, pero may konting kirot sa puso ko. Lord, tumatawag ako sa pangalan mo, pero
may kulang. Because if we believe in Jesus' name, our joy must always be complete. Mga kapatid, malaking bagay ang paniniwala at pagtitiwala sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po siguro yung mga apostoles, they realized that after the Lord has ascended to heaven. Natatandaan niyo po yung kwento ni Pedro, ni San Pedro, the very first miracle that he created, that he manifested. Ano po yun? Nasa templo, meron po doon lumpo, nagpapalimos. Ang sabi ni San Pedro, "Silver and gold I have none, but in the name of Jesus be healed." At gumaling. Sa madaling sabi, mga kapatid, the most powerful thing that our Lord has given to us when He left is His name. Ang pangalan ng ating Panginoon mismo. Kaya huwag matakot. There must be no shame in us in calling Jesus' name. If we believe in Jesus' name, there is no shame in calling His name. Kaya mga kapatid, I invite you. I invite you now to believe in the name of our Lord. Lakasan niyo po ang pagtitiwala sa pangalan ng ating Panginoon. Palalalimin niyo po ang inyong pagtitiwala sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat darating ang panahon, you will realize that if there's something that really matters, it is His name in our life. Kaya nga siguro po, nung bata ako, meron po akong anting madre ng kanyang naging debosyon ay palaganapin po yung holy name of Jesus. At sabi niya sa akin ganito, "Every time you are tempted, every time that you feel afraid, every time that you feel weak, just call the name of Jesus 3 times. Holy name of Jesus, holy name of Jesus, holy name of Jesus, save me." Paulit-ulit lang yun, sabi niya. And you will realize, sabi niya, that you will find strength in His name. Mga kapatid, yun rin po ang invitation ko sa inyo. The same invitation, that you may find strength, that you may find courage, that you may find your peace, that you may find your joy in Jesus' name. Holy name of Jesus, save us.